Hi everyone! Rox here, and today on Rox Cooking Journal, gumawa tayo ng saging konyelo. Masarap kumain ito, lalo na kapag ganitong mainit ang panahon. Kaya simulan na natin. So first, balatan natin yung saging. Hinugnas ba ang gagamitin natin dito? 10 pieces lang. Ganito rin ba kayo magbalat ng saging? Para magkakasama pa din yung balat sa piling niya at hindi makalat. Then slice na natin. Nasa inyo na kung gaano kalaki or kaliit yung slice na gusto nyo. Pwede rin naman buong saging kung yun ang gusto nyo. Mas type ko lang yung ganito para bite size na siya. Itabi muna natin yan. Now, maglalagay na ako ng 1.5 cups of brown sugar sa kaserola at 2 cups of water. Haluin natin para matunaw yung asukal. Ilalagay ko na sa stove at papakuluan muna natin to. Lalagyan ko din ng konting asin. Just a pinch. Para bumawalagyan natin ng pandan leaves. 2 pieces lang. Takpan natin para mas madaling kumulo. Ang bango na niya. So kapag kumukulo na siya, ilagay na natin yung saging. Dahan-dahan lang sa paglalagay para hindi tumalsik yung syrup. At hindi rin kayo mapaso. Lulutuin natin to hanggang mag-thicken yung sauce or syrup niya. Ayan, nag-thicken na yung syrup niya. I-discard na natin yung pandan leaves dahil nakuha na natin yung essence niya. Then, i-transfer na natin to sa isang serving bowl at palamigin. Ayan, ready na yung minatamis na saging natin. Napalamig ko na rin siya. Let's now prepare our saging konyelo. Actually, pwede nang kainin ng ganyan yan eh. Masarap na dessert or snack na yan. Pero kapag ganitong mainit ang panahon, mas gusto ko yung may crushed ice. Tapos lalagyan natin ng evaporated milk yan. Ngayon, mas level up na yung sarap niya at mare-refresh ka pa. Tara, let's eat! Paano naman pala kung wala kaming crushed ice? Ganito yung ginagawa ko. Yung minatamis na saging plus evaporated milk. Then, ilalagay ko sa freezer na mga 1 to 1.5 hours. Eto na siya. 1.5 hours sa freezer yan. Huwag niyo masyadong patagalin sa freezer ha. Kasi baka hindi niyo madurog yung ice milk niya. Haluin ko lang. Ayan, medyo tumigas na nga siya eh. Dagdagan natin ng konting gatas. Masarap siya, kasi sobrang lamig ng saging plus yung iced milk. Grabe, ang sarap talagang kumain ng malamig, no, kapag mainit ang panahon. O gumawa na rin po kayo nito. Thanks for watching, and see you in my next cooking journal!